Diyan eh. Ano ba yan? May tumawag talaga. Uuwi na ako. Hello? Yes, good evening po. Ano pa order nila? Sino to? Yes. Ah, yes. Yes, pangalan mo? Leia po. Ha? Leia po. Hi, Leia. Taga saan ka? Dito sa Hong Kong po. Nasa Hong Kong ka ngayon? Yes. Oh, sosyal! Ang trabaho mo dyan, te? Naglo-look after nung, ano, nung lola. Ah, caregiver? 105 years old. Ah. Uy, talaga? Yes. Ano, haba ang pasensya mo, ha? Yes, sobrang haba po. Siyempre, di ba? Tatanda ka rin, di ba? You get to a point when you know, where you become, ano, gray and old dati, and you will need yung kilometric na pasensya ng mga tao nakapaligid sa'yo. So, ngayon pala magtanim ka na. Paid forward. So, yeah. Down the line, di ba, pag ikaw naman tumanda, yung tiyagang yan na meron ka sa inaalagaan mo, aanihin mo yan. Yes, naani ko na po. Inaani mo na? Bakit? Diba? Ano? Yes, what? Ano ba yan? Anyway, sate, what can I do for you tonight? Hinihingi lang po ng, ano, ng advice po. Taga saan ka sa Pilipinas? Mindanao po. Saan doon? North Cotabato. North Cotabato. North Cotabato. Diyan ba yung Tinago Falls? Hindi. Hindi pa ako nakarating doon or ano hindi sa akin. Kasi 1989 pa po ako nasa Manila eh. Ah, talaga? Yung pa. At doon na rin po ako nakapag-asawa. Asa yung asawa mo? Sa Pilipinas po. Andito? Sa Pilipinas po, yes. Ah, ilan taon na siya? Ilan taon na ka mag-asawa? 1989? 21. Tagal na rin? Po. Ilan anak niyo? No baby. Ha? No children. Ah, wala? Yes po. Oh, para kayo mag-jowa for 21 years. Anong problema niyo ngayon? Kasi, ano, kasi sa family kasi namin, eh, umbisaan ko po sa, ano, kasi we're 11 po kasi we're 11, ano, brothers and sisters. Tapos, nung time na, ano, hirap po kasi kami sa buhay. Tapos, yun nga po, nakipagsapalaran ako, pumunta sa Manila hanggang sa nakapag-asawa ako. Inaakalang yung attention na hindi ko nakakuha po sa parents ko, yung makukuha ako pag nag-asawa ako, pero hindi. Sana talaga. Magulang ang inanap mo, hindi jowa. Pa? Wala. Kasi gano'n naman po yung ano. Ikaw, Jollibee tayo. Kasi po minsan po, kasi parang lalo na pang responsible yung napangasawa mo, tsaka yung malambing, yung household, di po ba? Parang, para ba yung, ano, yung pagkukulang minsan nung, ano, kasi syempre 11 nga po kami. Kaya kumbaga, hindi ko nakuha yung attention, okay, yung talagang, yung gusto mo na, ano, na concern sa magulang kasi nga marami nga po kami. Tapos yun po. Okay, wait lang ha. I-qualify natin yung complaint mo ha. Apo. Okay. Hindi mo nakuha yung attention that you thought deserving ka. Tama? Yes po. Alright. Dahil papabaya yung magulang mo o dahil marami kayo? Dahil marami po kasi kami. Wala ka sa lugar magreklamo. At saka po kasi, naiintindihan ko naman po yun. Okay. Kaya po, hoping nga na makukuha ko yun sa magiging husband ko nung dalaga so, po. Meaning ate, nag-asawa ka not because you love the guy. That's not the first reason. Nag-asawa ka because you are looking for attention. Para bang naging practical lang po ako nun sa buhay. Kasi kumbaga, hirap nga po kami sa buhay. Tapos nung lumabas ako sa Manila, tapos nga nung nakilala ko yung guy na yun. Bang meron siyang stable, ano, trabaho. Tapos, parang naging practical lang para maranasan. Parang nasa isip ko po kasi parang ito na yung buhay na ano, para makaahon ako. Tapos ma-experience ko naman yung okay. Yung medyo okay na ano, kahit pa paano. Pero hindi po pala ganun. Yung ano,
lalabasan nung ano. Lalabasan ng album? Itong pag-aasawa ko po, parang hindi. Lalabasan ng ano ka dyan? Ano ba po yung ano, yung parang hindi po yun, yung naging desire ko po, parang hindi siya natupad. Although, ano, yung sa material na bagay, yung iba nakuha ko, pero yun palang, ano, mga bagay na gusto natin or yung gusto ko na, ano, na buhay is hindi pala yun talaga ang... Okay, okay. Wait lang ha, wait lang. Mm-hmm. We are talking about your life right now, Ate. Yes. Napakalawak ng scope natin. You are 48, and as you look back, Ate, you try to, ano, analyze and reassess how you've been doing your life and you don't like what you remember. Ganun kasi. Tama? Okay. Yes. Tama, di ba? Apo. I'm sure, Ate, if I will give you tonight, Ate, a magic wand to bring you back 20 years down the line, or back, Ate, sorry, 20 years back, you will gladly grab that wand, Ate, and go back and do things better. Tama? Apo. Kasi, you don't like the life that you have right now. Period. You are not happy with it. Well, guess what, Ate? Wala namang ibang... There's no other choice. This is your life. Either be happy with it, do something, di ba? Productive with it, or spend the remainder of your life na malungkot ka. What's your problem? Yes. Tapos nun niya, nung nagsama na kasi kami, tapos yung bang parang... Ano... Siyempre pagka boyfriend mo pa lang, hindi mo talaga siya makikilala 100%, di po ba? Tapos nung nagsama na nga po kami, nandun na yung mga hindi magandang pag-uugali po yung nakikita ko. Tapos, pero siyempre, since nga nag-asawa ako, tapos yun nga may pinangako ako nung kinasal ako na yung, di ba, yung for better or for worse. Parang ganun pinanindigan ko yun kahit na nahihirapan ako. Tapos yung pamilya niya, yung mahirap, basta mahirap pakisamahan kasi nung time na binata pa kasi yung asawa ko, parang siya yung takbuhan ng pamilya. Tapos nung nag-asawa na kami, pag lumalapit sila, syempre hindi sila lahat na pagbibigyan gawa ng, yun nga, may asawa na nga yung kapatid nila. Tapos parang sa akin sila nagagalit gawa ng, akala nila ako yung nagaano sa asawa ko na yung wag silang tulungan, something like that. Which, ano, tiniis ko yun for 7 years. Na ano, magkakasama kami dun sa isang compound po. Tapos, yun nga time na parang, ano, nahihirapan na talaga ako. Yun nga, nag-apply nga po akong, ano, magtrabaho sa labas. Tapos yun nga po, yun nga, tsaka yung pag-uugali din ng asawa ko, yung ganun. Hindi maganda. In a way na para bang hindi siya masyadong thoughtful, para bang yung nagmumura, yung ganun po. Eh, hindi naman po ako sanay sa ganun. Tapos yun nga, inano ko na lang na umalis ng bansa para nga pagkapag sa palaran, baka sakaling kasi masyadong stress, tapos hindi ako nabubuntis. Para bang hindi talaga naka-focus doon sa pagsasama namin kasi nandun pa rin siya sa barkada, yung parang ganun po. Tapos yun nga, sabi ko, siguro, ano na din yun, way na din ng Panginoon yun na para ma-realize namin kung talagang... No. Ayoko ng ganyan. Stop blaming the Lord for the decision that you made. You said, ayoko ng ganyan. Okay. You go ahead and pray. But do not tell yourself and claim to yourself na away ni Lord yan, that was your way. Tigilan niyo ako. So what I mean, Papa, kasing nag-abroad ako, para bang doon niya na-realize yung kahalagahan ko as an asawa niya. Tapos yung hirap ng buhay na nag-iisa siya. Tapos kasi dati nung nagsasama po kasi kami is ulang na lang suotan ko siya ng brief. Yung parang ganun, yung todo alaga talaga po ako. Ano masama doon? Yun nga po, hindi po. Pero what I meant is, hindi siya natuto sa ano, kumbaga pareho kaming nagtatrabaho po sa factory, tapos lahat ng trabahong bahay. Ako okay, ganda na. Alright. Leia, medyo naguguluhan ako kung saan mapunta yung usapan natin ngayon. Okay. Tapos yun nga po. Well, what is the purpose of you calling the show tonight?
Tapos, yun kasi, nung kasing nasa Taiwan ako, bago kasi ako umalis, meron akong na-meet na, yun nga, yung guy. Tapos, yan. Yun po. Tapos nung akala ko po kasi ang ayoko na nga kasi bumalik dahil nga ayoko na yung ganung buhay kasi parang never pa ako maging masaya yung ganun po. Tapos, pero nung after noon, sabi ko, nung after 3 years nung umuwi ako, sabi ko, bigyan ko siya ng chance para magbago. Kaya lang, yun nga, nagstay lang ako sa Pilipinas ng mga 11 months. Tapos, pumunta din na naman ako dito sa Hong Kong. Siguro, meron siyang pagbabago. Palagay ko na lang nasa 65% yung ganun. Out of 100% ganun. Tapos yun, nung nandito na nga po ako sa... Pero hindi ko tinupad yung usapan namin nung guy na yun. Kasi nga, ayoko magkasala. So, may takot pa rin ako sa Panginoon. Kumbaga, sabi ko... So, hindi ka nakapagkita sa lalaki yan? Hindi po. Pero nagkita kami nung kasi, na-meet ko lang kasi siya sa sa barko. Tapos yun nga, yung... Nag-reach out siya sa family mo. Nambit mo tong lalaki nito sa barko? Opo. So you met the guy personally? Yes. Alright. Ano ang inabot ng inyong relasyon? Wala. Ako lang po, nung umuwi ako, hindi na ako nakipag-communicate sa kanya kasi ayoko na makipagkita kasi sabi ko. I mean, nung nagkita kayo sa barko, ano ginawa ninyo? Kasi ganito, you are presenting a story to me, ate, na lalaki yung nabit mo sa barko, and afterwards, he's reaching out. Wala naman, kumbaga, nagkaroon lang kami ng, yun nga, nag-propose, pero, yun nga. Tapos, nag-propose? Pas 30, pa lang ako nun po. Nag-propose, ate. Ipaliwanag mo sa akin, anong klaseng pagtatagpo ang nangyari? Kasi seaman po kasi siya eh. Okay. Tapos nun nga, nung nag-meet kami, tapos yun nga, nalaman niya. Kasi parang naging kaibigan ko siya kasi medyo bata siya sa akin, 6 years, younger siya sa akin. Tapos you're not nga, answering my question. Babalikan ko lang ulit, ha? Oo. Namit mo, gaano katagal kayo sa barko atin? 3 days po. 3 days. Po. Sa loob ng 3 araw na yan, magkasama kang lalaki nito sa barko? Opo, kasi crew po siya doon sa barko. Alright. Ano ginawa niyo? Pagkagabi kasi pumupunta siya doon sa namin kasi kasama ko noon yung pinsan kong may asawa. Did you have an intimate moment or moments? Yun, tapos yun nga, yung wala naman kasi noon lang nung... Alright, Leia? Po? I hate 2 people in my show. First, okay. Yung mahina magsalita. Opo. Pangalawa, yung ipokrita. Hindi po. Alright, ganito, Ana. You met a guy sa barko. You were with this guy for 3 days. Alright? Okay. After that, the guy, di ba, went to the extent of reaching out sa family mo. Huwag mo akong papaniwalain, ate, na wala kayong inabot para tawagan niya yung family mo. After na noon, bumaba na kasi ako, nakuha niya yung number ko, tapos yun. Hindi niya nakuha, binigay mo. Opo, binigay ko kasi yung hiningi po niya, tapos... Yeah, alam mo, ate, you want to lessen all your association dun sa kasalanan. Nakuha niya, opo, binigay opo. Ka po kasi hiningi po. Binigay ko po, opo, binigay ko po sa kanya. Tapos yun nga po, nung afternoon, noon pa lang siya nag-start na, tumatawag siya sa cellphone ko, tapos... Yun nga, inaano niya yung family ko. So, noong that time kasi nagkaroon ng problema yung kapatid ko sa Manila. Tapos, tinulungan niya na para yung ayusin yung mga tickets. So, after yung pagkikita sa barko, ate, never na kayo nagkita ulit? Never na? Hindi na po. Ang kausap na lang niya yung family mo? Opo. Tapos, okay. Kung lagi siyang tumatawag. Tapos, sa family mo? Sinong kausap niya sa family mo? Yung kapatid ko po. Sino pa? Yun lang po kasi hindi naman marunong managalog yung... So wala kayo naging relasyon? Nagkaroon lang po sa phone, parang ganun po. Tapos, yun nga, meron kaming yun nga, pag-uwi ko. Tapos sabi niya, hati daw kami sa annulment, sabi niya. Okay, ganda na. Ate, ganda na. Tulungan mo ako maniwala sa kwento mo. Kasi, diretsyan kita, hindi ako naniniwala sa'yo. You met a guy sa barko, on board the ship. Tama? Opo. Alright. You spent 3 days sa barko. Opo. Nakilala mo itong lalaking to. Opo. Ang kwento mo, nakuha niya yung number mo, pagbaba na lang niya. Tama? Opo. Yung ganyan kaikse na pagsasama ninyo, ate, it resorted, di ba, to this guy helping your family financially. To the point na nagkaroon ng lalim, even yung annulment, balak niya i-finance.
You want me to believe, ate, na in 3 days, eto yung naging abot ng relasyon ninyo? Hindi ko po alam, basta lang na in love siguro ako, tapos ganun din siya. Kasi nga, yun nga, parang naawa siguro siya kasi nung kunwento ko yung mga nakaraan, yung mga karanasan ko po as a, ano, as a married woman. Parang naawa siya sa akin, tapos ano, yun nga, sabi niya na ano, bakit daw ako nag-i-stay kung ganyan daw na hindi daw maganda yung pagsasama namin. Naawa daw siya sa akin, tapos ganun. Kasi nga, hindi naman ako nag-pretend na okay ako, tapos hindi ako nag-pretend na dalaga ako. Nakita niya na meron akong wedding ring that time. Parang naawa siya. Tapos, yung, siguro nahulog din yung loob daw niya kasi nga, yung marami din akong advice sa kanya, sabi ko, hindi ganun kadali. Kasi di ba yung mga seaman, sabi nila, eh, yung madaming babae. Kaya sabi ko, kailangan, hindi, huwag padalos-dalo, sabi kong ganun. Kasi mahirap yung nakatali ka na tapos, yung bang mahirap makawala o kumawala, sabi ko. What's your point calling the show, Lane? Tapos because honestly, ate, your story is in contrary sa kwento mo. Mayroon pa dalos-dalos. Okay. Nakipagrelasyon ka nga eh. Hindi ka pa dalos-dalos 3 days lang. Yun nga po. Ayun, ko lang, ayun nga po ang mali ko. Tapos nung ano na yun, hindi ko na po, inano ko na po siya. Yung bang hindi ko na siya nire-reply o hindi ko na binigay yung... Gaano katagal yung ano natin, yung communication niya? From the time na nakilala mo sa barko yan hanggang... Hindi ka na nag-reply sa kanya? Hanggang sa umuwi po ako nung... Gaano ka? Ilang taon yan? From 2001 po yata yun, till 2006 po. Yung so 5 years? Po. Okay. For the record, in AW legislation, ha? Senado? Sa loob ng 5 taon, that's kalahating dekada. Alright? Po. Okay. Pero Papa Jack... Teka lang, may tanong ako sa'yo. Once lang kayo nagkita? Opo, nung sa barko po. Hindi tapos na... yun nga, nung nasa Taiwan kasi grabe yung ano yung communication namin. Tapos yun, para bang sure na kami na yung pag-uwi ko is magsasama kami. Pero yun nga, hindi ako tumupad sa usapan kasi natakot po ako noon. Kasi sabi ko, bata siya sa akin, baka lalo pang maging ano yung buhay ko. Kasi yun nga, meron na akong phobia ba sa asawa ko. Yun, ako yung... Noong time na yun, ate, active yung marriage mo. Yes po. Tapos yun, nahuli just, ako. Just to bluntly lay it out sa'yo, ate. Okay. Nanlalaki ka ng time na yun. For 5 years, nanlalaki ka. Opo, true, ano lang naman po. Well, I do not need your justification. Nalalaki ka, gago to. Mumurahin kita rito. Huwag mo akong tinatarantado sa kwento mo. Opo, pero Papa Jack, hindi po talaga yun pinaka-problema po. Ano ba yan? Kumbaga, parang yun na yung... Hirap intindi na. Nagpa-probe pa ako, walang yakin, hindi pala yun na problema mo. Sorry po. Tapos yun nga po, nung nandito na po kasi ako, tapos sabi ko, binigyan ko ng chance yung asawa ko na ano. Pero yun nga, nung nandito ako, iba naman na yung ginawa niya po. Yun nga, nagsasabong siya, tapos yun, minsan daw, nung babalitaan ko na nung pera house daw siya. Tapos nung sa Facebook kasi, meron yung dating nanliligaw din sa akin, tapos yung... Noon, nagkaanoan kami sa Facebook. Tapos yun, nagkataon na meron din siyang problema sa asawa niya. Para bang itinuloy niya. Kasi nung nanliligaw po kasi pa yung asawa ko po. Yun, pareha silang nanliligaw. Tapos nag-give way daw siya. Kasi nga, yun nga, pinag-iinitan siya noon ng parang may group kasi yung asawa ko noon eh. Tapos yun, nag-ano siya, gumibab siya. Tapos yun, na ano din kasi po siya eh, napikot siya nung babae din. Naging jawa mo rin yan? Hindi ko naging boyfriend, Papa Jack, pero yun, nanliligaw siya sa akin. Tapos yun nga, nagkita na naman kami sa Facebook. Tapos yun nga, nagkataon na yung kinwento niya, yung buhay niya. Tapos yung paano siya nag-asawa. Tapos ganun din ako. Para bang nagkapalagayan yung loob namin ulit. Tapos... parang yun, parang tumatabang na po ako sa asawa ko kasi yun, ano ko na, yun sa mga bisyo niya tapos yun. Wait lang. I do not want to talk about your husband yet. Okay, mamaya yan. Okay. Stop trying to paint a bad image of him. Because honestly, if your problem sa asawa mo ate is yung pananabaw niya at sugal, alright, you are no better person than him. Nalalaki ka eh. So wag mo akong bibigyan. Kasi alam mo, umpisa pa lang ate, you tend to claim that you are a victim of your own marriage ate.
You are not. As a matter of fact, ate, alam mo na nagpakasal ka, hindi ka nagpapakasal kasi mahal mo yung lalaki. Nagpapakasal ka kasi ginagamit mo siya. If you suffered, shut the F up. Ayoko nung... Na-develop naman po ako. May sinasabi ako. Opo, na-develop naman. Teka lang, may sinasabi ako. Diba? Nung nagpakasal ka dyan sa lalaking yan, ginamit mo lang siya. I do not care, ate, if along the line, na-develop ka, congratulations. Diba? Opo. But honestly, if you are not the victim or a victim of your own stupid decision to marry someone, not because you love the person, congratulations, you're getting what you deserve. Diba? And now, gusto mong papadyak na-develop, na-develop ka? Totoo yan? Opo, na-develop ka. For 5 years ng lalaki ka, you planned another life with somebody else. For 5 years. 21 years, ate, may lalaki ka. Diba? For 21 years, for 5 years, may lalaki ka. Pero yun, ano naman. Taka lang ha, pointahin natin, para makita mo yung overview natin dito. 21 years ka na may asawa, tama? Opo. Ilang taong ka ng kasal nung minahal mo yung asawa mo? Hindi naman talaga siya nawala 100% yung ano, doon pa rin naman yung konting pagmamahal. Kasi may ilang taong, di ba na-develop ka mo? Opo. Gaano ka nakatagal nakasal sa kanya nung when you claim to yourself, ah, mahal ko na pala siya? Siguro, nung maayar din siguro, parang ganun. Kwentahin natin mga kaibigan. So 1 year. Opo. So 21 minus 1, 20. Opo. Minus 5, 15. Gaano mo nakatagal ka-chatmate yung lalaking yan, yung dati mong ano? Yung seaman po, bali ano... 5 years yan, di ba? Years po. Ah, etong po. Isa, yung ka-Facebook mo, gano'ng katagal mo na ka-chat? 1 year po. Ah. Di ilan lahat? 14 years. Mm-hmm. Ah, tama. Mm-hmm. 14 years, ate. 14 years lang sa 21 years, naging honest ka sa asawa mo. Who are you to call my show and tell me or try to paint a bad picture of him? Eh, ikaw ito manloloko. Physically, on the phone po. Wala akong pakialam. Papa Jack, yung inisip. Wala akong pakialam kung sa phone lang. Okay. Yung inisip ko pa kasi noon, para bang ginawa ko siyang inspiration kasi ang hirap. No! You are married, ate. There is no justification. Kasi active yung marriage nyo eh. If your story, ito nagpapadya, hiwalay kami, hindi lang kami nakapagpaanal. Well, congratulations, ate. Sige. Mahal talaga namin sa Pilipinas. But you were actively married to each other. Yes, kasi noon, shut up! Like, pero ayaw niyang pumayag kasi tinatakot po niya ako na sabi niya papakamatay daw siya pag naghiwalay kami. Kaya yun, natakot din po ako. Kaya, pero ang iniisip ko kasi parang gusto, kasi pag sa abroad ka po kasi bang kailangan mo din ng... No. Yung ba parang puro No. I will not submit your stupid idea na pag nasa abroad ka, it's okay to do what you did. No, I hindi ko naman ginawa physically. At wala akong pakialam. Stop trying to justify your... Okay. Sorry po. Gago ka. Katarantaduhan mo. Alam ko naman po magagalit kayo pero yun nga. Kaya nga. Ate, ganun tayo na. Okay, pangunahan na kita. Leia? Yes? Kung along the way, ate, or as you spend years with your husband, you fell out of love. Alright? Yes. At nakapanlalaki ka. Ate, at naging masaya ka at balak kong pangatawanan yan, kampi tayong dalawa. Life is a constant quest for happiness. If you did not find your happiness sa asawa mo and you found it somewhere else, ate, it might not be completely okay. Pero kung naging masaya ka, that's a consolation. Diba? Yes. And there are ways. Shut up!
consolation yan natin. It will not make what you did right. But you were courageous enough para hanapin yung kaligayahan mo. I am on your side sa bagay na yan. But I do not condone na gumawa ka ng mali. Pero, yung gumawa ka ng mali and here you are justifying what you did to make it look right. Dahil hindi ka masaya o kailan na gumawa ka ng kalandian mo, ito hindi okay yan. Ang sakit mo sa anis, kausap. Asa lalaki? Kaya yung mga lalaki pag gumawa ng ano, kamanyakan, di ba? Isisisi sa lahat ng tao nakapaligid sa kasi ganito, ganyan, para kang lalaki. Ganyan gawain ng mga lalaki pag naman babae. Lahat isisisi sa babae. Nanlalaki ka, ate. For 6 years, you entertained another guy in the picture. Not because life has presented a better option to you, ate. Because honestly, didiretsahin kita, ha? You will not have this option of chatting, di ba, for 5 years. Ibang lalaki, ate, kung hindi mo ginamit yung pinakasalan mo to get out of your town. Ayoko naman nagagalit talaga. Ayoko talaga nagagalit. Naging cute kasi ako. Sakit ko yan eh. Actually, si Sap gusto niya mahawa niya. Miss ako sa'yo. Anong problema mo ngayon? Ayun nga po, kasi kumbaga, yun nga ang inaano ko kasi meron kaming, ano, nasabi ko, minto ka na sa bisyo mo. Kasi sabi ko, ilang beses na kitang binigyan ng chance para magbago kasi hindi ganun kadali yung magtatrabaho ako. Tapos yun nga, yung bang binibigay ko naman lahat, tapos nagkaroon kami ng property na, dahil sa pagsisika po. Kasi ano na po, 13 years na po ako magtatrabaho. Why? Why, ate? Do you still plan na bago siya? Hindi mo na mahal yung lalaki yan eh. Kapag-iwalay ka lang, hindi mo na mahal yan. Ayun nga po, kasi hindi ko na siya mahal. Kaso lang ayaw niya makipag-iwalay. Tapos yun nga. Hindi mo kailangan magpaalam kung ayaw mo na. Eh, hindi ka panihagan, hindi ka makakaiwalay. Yung advice, sabi niya, yung pinaghirapan ko kasi meron din kasi kaming ano eh, yung sariling bahay po sa Manila. Tapos yun nga. Hatiin nyo, conjugal yan. That's the price that you have to pay. Yun nga po, hindi ko po alam kung paano ko po harapin, paano ko sasabihin kasi nga, para bang, at saka yung bang inaano ko yung pamilya ko kasi yung reputasyon din po yung iniisip ko sa pamilya po. Reputasyon? Nang lalaki ka ng 6 taon, 2 lalaki, reputasyon iniisip mo? Yung po kasi yung, ano, yung bang yung nagbakasakali lang po kasi ako nasabi ko, yung bang sumayaman lang ako through communication, parang ganon, sa ano kasi... Ate, stop! Stop! Which I admit stop. Naman na mali stop. Ko yun. Stop! 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 Yes. Huwag mo akong bibigyan ng linya na true communication lang naman. Wala akong pakialam. Alam ko. Mukha bang naniniwala ako sa'yo, ate, nang sa barko, ate, hindi ka naghalikan ng laki nga? Hindi po, kasi tama ko. Gago! Tingilan mo nga ako. Papa Jack, mayroon kasi akong ano, alaga, inampun na ano, 2 years old na nata. Diba? Tingilan mo ako. Sa barko po, Papa Jack, hindi kami sa, ano, naka-ano po kami sa mga, ano po yun. That's what happens, ate, when you cheat, you lose your credibility to tell the truth. Yes, yes, Papa Jack, I'm telling you the truth. Ano ba, in English ako, oh? Oh, kasi po, hindi po pwede, hindi maganda sa mata ng bata yung gumagawa ka ng ano, kasi may... Alam mo, stop! Stop lecturing me and lecturing what, di ba yung mga nakikinig sa atin, ate, kung anong tama at mali. In this story, you are no better person than your husband. Hindi, maganda sa bata yung ano. Sampaling kita ng alpombra sa pagmumukha mo eh. Nalalaki ka pa 5 years, ate! May pasample-sample kami. Oh, nyo, kita kaling baboy eh. Ano kang ano? Gusto mo? Alam mo, ate, kung ang gusto mo lang maging masaya sa buhay, kampi tayo. Yun nga but po, do not try to dignify your mistakes, di ba? Just because ayaw mo ikaw yung mali.
Okay. Okay po. Makipag-iwalay ka na dyan. You know, ganito, ano? Leia? Oo? Makinig ka, masabihin ako sa'yo, ha? Okay? Ay! Tagalogin ko para mas ano, madamdamin. Naawa ko sa'yo. Because you have wasted so much time in your life. Mga kaibigan, kaya yun ang sabi ko sa inyo. If you think the life you have right now, di ba, is a life that when you look back, when you age 50, 60, and you will tell yourself, I wasn't happy. Ngayon pa lang, wala ka pa sa edad na yan, makipaghiwalay ka na kung di ka masaya sa buhay mo. Because when you turn 50 or 60, you look back, oh my God, I did everything wrong. I wasted 21 years of my life being with the wrong person. Diba? There is no way you can go back and do things again. Tapos na yan. History na yan. Diba? Guess what? Ate, you are 48 years old. Nakikin, sabat ka ng sabat. May sinasabi ako. 48 ka na. Alright? What are the givens here? First, you wasted so much time. Kasalanan mo yan. You married the wrong guy. You married the wrong person. Di ba? May mga tao nagpakasal, mga kaibigan, nagmamahalan talaga, naghiwalay. Well, they married for the right reasons. Maybe along the way, it didn't work. Di ba? For them to stay together. Pero ikaw, umpisa pa lang, mali na. Ginamit mo lang siya. If you are the victim, Mati, of your own stupid commitment to that guy, congratulations, you got what you deserve. Okay. Tapos, eto ka, you are 48, tama ba? Po. 48 ka na ngayon. Opo. There's nothing we can do, ate, with, di ba? With all the years na napakawalan mo at nasayang mo na. Ayoko na maniwala din na for 21 years, puro lungkot lang inabot mo. Of course not. Yes, yes. I believe that tonight you're calling my show because there's another option in your life to be happier. Yes. Iba ang kontento sa masaya. Maybe in 21 years, kontento ka, hindi ka masaya. Maybe it's time for you to be happy kahit hindi kontento. Yes po. Diba? Yes po. If you are urging your husband natin para magbago at maayos yung relasyon nyo kahit hindi umahal, pero iba yung iniisip mong lalaki, makipaghiwalay ka na lang dyan. Then waste another 5-10 years of your life being with the wrong person. Papa Jack, maniwala man kayo o hindi. Ang dami ko na kasing chance na binigay sa kanya noon. Let's not talk about the chances, ate. Kung hindi ka na lalaki, ate, pwede mo sabihin sa kanya. You have committed, ate, the same mistake as he did. Apo, yun yung diba? Paras kayong nag-ambag, ate, na ikakasira ng relasyon ninyo. Huwag mo akong bigyan ng chances, ate. Alam ba niya na lalaki ka? Nahuli niya po ako nung sa ano, isa message na wrong send po ako. Diba? Malamang dininay mo? Hindi po. Ilalo ko mo naman po. Tapos yun nga. Nagtalo kami sa telepono. Tapos yun, sinabi ko na hindi naman ako nakapagkita. O sa telepono lang naman yun. Sabi kong ganun. Kasi nga, ano, yun. Sinabi ko sa kanya na yung bang malungkot ako. Kaya ano, which is, ayaw nyo yung ganun. Oo, inaamin ko naman po na mali yun. Opo. Inamin ko naman po sa kanya na ano, yun nga, nagkakaroon kami ng communication, tapos nga, napapamahal na ako, tapos yun, inantaan niya ako na sabi niya, pag nakipaghiwalay daw ako, sabi niya, yun nga, papakamatay daw siya, sabi niya. Tapos yun, tinanong ko doon sa parents ko, tapos yun nga, sabi ng parents ko, hindi ka rin magiging masaya pag nangyari yun, ginawa ng asawa mo, kaya nga, yun, hanggang ngayon po, gano'n. Tapos no nga, sabi ko sa kanya, iwanan mo na yung mga bisyo mo kasi sabi ko, ano, ayusin na natin yung problema. Tapos yun nga, magkaayos na tayo kasi sabi ko, pauwi na ako, sabi ko. Ganito na, ano, okay, ganito. Alright. Para maging madali usapan natin, ha? Hmm po. If I am a genie tonight,
and have a magic wand that day. Or if I can make things happen. All right. And you are free to make a decision yan. Nang walang masasaktan kahit ikaw. Opo. For example, you can decide. You can decide to be with whoever you want to be with. At walang obligasyon. Nobody will get hurt. Who do you want to be with? Hindi ko po alam. No, huwag mo akong plastic yan. Paano? Ano nga po yun? Ano ba yan? In English ko. Tagalogin natin. Halimbawa, ako si Koke. Hindi ba si Koke? Hindi na. Sige na. Commander Bawa, kung sino man ako, bahala na. Halimbawa, ate, may powers ako. At pwede kong i-grant yung wish mo. Ang tanong ko sa iyo, sinong gusto mong kasama sa buhay? Pwede kang pumili ng walang masasaktan, kahit ikaw hindi masasaktan. If I have that power, who do you want to be with? Yung itong bago po. Exactly the point. Guess what? Ate, ganun na. Maliwanag ate, laman ng puso mo yung bago mong kalandian. Tama. Ha? Maliwanag na ang gusto mong makasama ay ang bago mong kalandian. Ha? Tama. Opo. Hindi mo kailangan ng genie, hindi para gawin yan. Hindi mo kailangan ng superpowers ng kahit sinong genie ate to make it happen. You can make it happen. It's a decision, di ba, that you can make, di ba, to be with someone you think you love. Yan nga po. Stop playing safe. Natakot po. Huwag ka matakot ate. You are 48. Ano po kung totohanin niya po yung ano? Makikipaglibing ako. Paul, huwag kang maging hostage natin ng ibang tao. Do not allow, never allow, mga kaibigan, someone to dictate how you want to spend your life with. How you want to spend your lifetime. Whoever you want to spend it with. Huwag kang, ano? Paano po yung, ano po, yung property po namin, yung conjugal property? Ay, madali na yan natin. Conjugal yan. Ikaw na nagsabi, hati kayo dyan. Period. Yung sabi niya kasi kung sino daw yung nagluko yun daw, yung umalis ng bahay. Hindi ako abogado, hindi ka lang sagutin yan. I am your friend. All I know right now is to tell you, do not spend another 5 years of your life being with the wrong person. I think that's fair. Tapos yun nga, ang ano po kasi dun is... Sabi ko naman, wala kaming anak. Tapos meron naman akong konting business doon sa amin sa probinsya, sabi ko. Nung nagbukas po kasi yung store ko doon, sabi ko, umuwi ka kasi wala nga ako doon. Kasi parang merong ano, kasi nga mag-opening, sabi ko, ikaw na lang pumunta doon. Pero ayaw niya talagang... Tama na yung ano, wala na akong pakialam kung ano yung... What are the factors and details that comes along with it? Wala na akong pakialam. All I know right now is you told me you wanna be with somebody else. Tama? You wanna be with somebody else out there? Go ahead, be with somebody else. Ayoko lang talaga nung i-dignify mo yung kamalian mo. May ginawa kang mali ate, so be it. May ginawa kang mali ate, hayaan mo siya maging, di ba? Mag-sorry ka. Kasi, ang problema kasi mga kaibigan, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, asal lalaki ka kanina. Ganyan na lalaki mag-sorry. Sorry na. Ikaw kasi. Ganyan yung mga lalaki mag-sorry, di ba? Sorry na. Kasi naman ikaw eh. Nag-sorry ka pa, pinagbintangan mo rin niya, pinagingan mo ng tawad. Huwag ka na mag-sorry, di ba? Yeah, because... Ay, hindi niya mayusin mo. Ouch! Oh my God! It's so scratchy. Ate, hindi niya mayusin mo. Ano po, hindi ko naman po ginagalaw. Ha? Hindi mo ginagalaw? Landline po kasi. Huwag mong galawin, baka mag-enjoy yan. Ingay pa rin po ba? Oo. Kasi huwag niyo hihiyan yung linya.
Baka sa network po. Ha? Baka sa network po. Ang gulo ng line mo, parang love life mo. Hugot. Sorry po. Ayusin mo yung line mo! Ouch! Okay na po ba? Hindi! Hello po? Okay na po, Papa John? Wala ka namang ginawa eh. Anyway, sabi, yun na lang ang ano. Okay, I cannot say ano, sa linyang ito na ganyang kagulo. I think you got my point. Yes. Alright? Okay. Ayoko lang ate. Wait lang. Nakikinig ka? Are you there? Nakikinig ka? Yes po. Ayoko lang ate na pag nakipag-iwalay ka na, pumunta ka sa kanya, mag-sorry ka, tapos pag-ibintangan mo siya. Hindi. Diba? Take a portion of the blame kasi may kasalanan ka din. Opo. Alright? Opo. Salamat sa pagtawag. Salamat po. Mga kaibigan si Leia po, yung gulo nung line, sorry. Sayang. Tap sa manera mo. Russell, Loisa, Regine, Crizel, and Josel. Salamat sa pakikinig. Kayo ba yon? Mga taga-teleperformance? Pag bukas mo absent po sila, puyat ko kasi nandito sila ngayon. Jo-Marie Abuti. Nabasa ko na yan kanina. Eto. Al John Patrick Moon. Mon... Ano to? Ha? Ang pangit na sulat mo. Mortega eh. Pabati po kila. Ang baso sa pakinggan, pabati po. Space kila. Joanna Mani Malabas and Lonnie Lynn Sobriano. Next time pag may ganito, isunganga mo sa kanya. Ang pangit na pangit. Ano, investigador? Mabasa ko ng tama yung pangit yung sulat. Joke lang. Hello kila Lindsay Ponsalan, Lina JR, Grizel May Ponsalan from San Ildefonso, galing kay Grace. Ayan. Binabati ko po, ayan, ang buong Israelia family. Pati na rin ang asawa kong si Hazel at sa baby girl ko na si Gretch. Emmanuel. Kayo anak to? Gretch Emmanuel? Gretch is a Canadian name. Grande ng lang. Tsaka gitara. Ba, yung malalaki? Babae. Emmanuel? Emmanuel. Ha? Emmanuel po. Pangalan mo? Ah, Gretch yung anak mo. Si Gretch Emmanuel, pangalan, buo. Babae Emmanuel, pangalan. Yes. Female version ng pangalan. Magawa-gawa mo lang yan. Walang female version yan. Pag Emmanuel, lalaki talaga yan. Ang pangalan ng anak ko ay, ano ba, Dante. Pero female version yan, ganun? Kawa kang kwento? Naloko mo kami? Pero hi to your ano. Gretch Emmanuel, cute ha? Creative. At least, di ba, Gretch? Di ba, imagine mo kung Fernando, eh, gitara din yun. Di ba? Imagine mo, di ba, lumahanog yung anak mo. Di ba? Ano? Ito ba, drum set, ano? I decide! Ano mga tatak ng drums? Tatak ng drums? Tatak ng drums? A drummer to eh. Tatak ng drums? Tama. Tama. Pwede, no? Ang pangalan lang, Gretch, tama. Ah, talaga? Yung anak niya kasi pinangalan sa ano, tatak ng drum set. Pearl. Okay, Yamaha. This is my son, Yamaha. Ha? Lumanog, di ba? O kaya Akay, ganun. Wala kayo dyan. God bless sa buong Christ Charismatic Fellowship International. Binabati ko din ang kapitbahay namin. Sa Riot Mandaluyong from Emine, Australia. Emmanuel ka rin. Hey, sorry ha. It's a good name. Isip ko lang. Paglaki ng anak, matatanungin ka niya. Daddy, bakit pangalaki Emmanuel? Babae ako.
anak, utuhin mo siya. Actually, ano yan? Female version niya ng pangalan ko. Anak mo, magtataka siya. Talaga po? Kasi niloloko mo siya. Tumigil ka. Huwag mong pangatawanan. Real talk tayo dito. Sabi ni Gago, sinapasak talaga. Wala sa cute na yun, ma. Cute na, Gretchy man. Naipaisip talaga ako, no? At least, di ba, Gretch? Imagine mo kung pinangalam si Hanabishi. Di ba? This is my son. Di ba? Alimbawa, Fukuda. TV namin yun, eh. Ganun. Katulad yung kukala kanina, Maya. Pangalan Maya. At least Maya, di ba? Imagine mo kung ibang-ibang pinangalan niya, ang tiririt o kaya peacock. Gansa, broiler. Di ba? May mga buwan na pwede ipangalan sa anak. May kilala ako February, pangalan, January. May kilala ako July, June, April, cute name. Imagine mo kung naging November ka. Imagine mo lang, di ba? November ang pangalan mo. Mga weirdohan ba? Dali kong issue sa buhay, uwi na nga lang ako. Chito! Di Harlo? Ikaw, absuelto ka. Nasa Dubai. At ang Suyan family from Marlon Anghe Anghilero. Ayan. Thank you, Papsa, sa pagdalaw dito. Pabati po yung mga taga CCF Makati at A-Venue from Marlon Anghilero. Maligayang pakikinig po. Alright, mga kaibigan. Hello po sa mga nakaantabay sa atin. Brian De Jesus, di ba? Sabi niya, Pearl, tawag kaya ano, Ziljan. Okay lang, cute naman, Ziljan. Walang masama. Yung lumanog talaga, imagine mo yan. Apelido kasi yan, di ba? Oh, huwag mong gawin first name. Ano pa ba? Ano manutak ng gitara ko? May Fender ako, okay. Taylor. May Gudan ako. Ano pa? D&D. Imagine mo pangalan mo, ano, abbreviation, D&D. Naantok na sama mo. Kaya lang, bigyan mo una niya. Una ako dito. Para makatulog maimbing. Papaalam na ako mga kaibigan. I don't know what song to play. But namiss ko lang mga kaibigan na mag-play ng ano ng magbasa ng ano ng magbasa ng lyrics ng kanta. I've been reading ano mga kaibigan yung lyrics ng kanta sa inyo. English, Tagalog naman basa ko ngayon. Alright? And as a form of poetry. Yung mga well-written na ano, Tagalog songs. I'll be reading you the lyrics of the song Umiiyak ang Puso Ko by April Boys, I think. April Boy Regino. Sorry. Bobo akong pasang Tagalog eh. Sorry mga kaibigan ah. Iba-iba lang. Puso Ko by April Boy Regino. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yata natitirang pag-asa sa mundo.
lagi na lang tayong pinaglalayo. Iba nila na daramang pag-ibig ko sa'yo ay totoo. Di ko na kayang humanap pa ng iba. Kahit ikaw lang, ang tanging sinasamba. Alam mo ba ang kapag kapiling ka, bawat sandali, walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko at sumisigaw. Pati isip ko at damdamin, umihiyaw. Ang buhay kong ito ay walang halaga. Ang mamahal mo, mawala pa. Umiiyak ang puso ko at sumisigaw. Pati ang isip ko at damdamin, umihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, hindi ko kaya mong buhay pag lumayo ka. Mga kaibigan, that's a portion of the song, Umiiyak ang Puso Ko. Now let me give you the song by April Buenino. I'll see you again tonight, mga kaibigan. Total Martes naman na. 20 minutes after the hour of 1 o'clock. Good morning, Tuesday. Thank you for the almost 5 hours of being with me.